beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, ang saya lang, no? Ang bilis ng araw. Bukas Thursday na. Syempre, excited ako dahil bukas na magaganap ang unang araw ng aming sports day. So, yon. So, syempre, mas marami ang pupunta sa school, mas maraming games. Ay, nako, ang saya niyan. Pero, hindi ko alam kung may turo kami kasi sinabi, may turo pa rin daw. Sabi ko, okay nyo naman. Palawin nyo naman yung mga bata para mag-enjoy. Diba? So, yon. Nakakaloka. Hindi ko lang alam yung mga grade 1 and grade 2, paano sila. But, let's see kung ano mangyayari bukas. At, eto nga, syempre, marami akong chika na hatid sa inyo na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya guys, huwag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Nagsama-sama nga ang mga beauty queen mula sa Supranational Miss Charm at sa Miss International dito sa Putri, Indonesia. Miss Charm, nalamon ang ganda niya ni Miss Supranational. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, nakita ko nga yung pictures nilang dalawa at tatlo. Tatlo pa sila. So, actually, pinakamaganda sa kanila si Miss Supranational. Tapos, etong si Supranational, syempre, nagsama silang dalawa ni Miss Charm. Si Miss Charm, maliit lang, no? Tapos, ayun, nalaman yung ganda niya kasi parang nawala na yung charm ni Miss Charm. Diba? So, yun, nakakaloka kasi na-expire na kasi yung kanyang, ano, reigning, pagiging reigning niya dito sa Miss Charm. Ang Miss Charm, ang OED naman kasi, parang overdue na sila sa pagiging reigning nung kanilang beauty queen. Ano to? Delay na naman sila. Kasi diba, last time, may naging problema yan, yung Miss Charm na yan. Parang delay-delay yung kanilang coronation night. Parang inabot niya ata ng 3 taon bago ma-push ng bonggang-bongga. And then ngayon, parang wala, nakahang sila. Charot. So, yun. Hindi ko alam kung matutuloy yung Miss Charm sa susunod na buwan. So, abangan natin. Actually, dapat start na sila this month. Kaya lang parang ewan ko, konti pa lang yung kandidata, parang hindi pa yata nila nakukomplete or wala pang nagsasubmit masyado. But tignan natin kung anong magiging eksena ng Miss Charm. But ayun nga, Miss Charm, nilamon nga ni Miss Supranational sa ganda. Diba? So yun, totoo naman, mas maganda naman talaga si Supranational kahit sa tignan ng angulo. And then si Venezuela, okay lang, mukha siyang tsahin ni Supranational at saka ni Miss Charm. Charot! So yan, nakakaloka. Anyway, so good luck sa mga queens na to na mag-guest nga dito sa Andri Indonesia. And then of course, we are excited na makita kung ano yung mga pasabog nila sa darating na mga araw. So yan yung abangan natin sa kanila, diba? At ito ang sumunod na chika, Miss World, this coming weekend na. Mama Sam, tingin mo ang pambato natin ay mag-uuwi kaya ng corona? So to be honest, napakailap ng corona talaga ng Miss World. So hindi ako umaasa. Pero sa nakikita ko kay Gwendolyn Forniol, sa totoo lang, sobrang ganda niya. So, gusto ko yung ano niya, gusto ko yung beauty niya ngayon. Talagang naramdaman ko na parang wow, ang ganda-ganda ni, ano, ni Gwen. Tapos, ayun, so, ginagawa naman niya yung best niya. Saka mas pumayat siya ngayon. Kita mo talaga na parang wow, ang tangkad niyang tignan. Gumanda siya ng bonggang-bongga. So, kung tutuusin, ito yung mga sign na may winning, ano na, di ba? May winning aura na siya. So, ganon. Kaya lang, syempre, yung last year, ganyan din naman eh, di ba? Yung last time, may winning aura din naman si Maureen pagkatapos biglang nawala. Charot. So, ngayon, tingnan natin kung hanggang saan naabot ang winning aura nito ni, ano, ni Gwen. So, syempre, excited ako para sa kanya. At, syempre, inaabangan ko kung sino nga ba ang kokoronahan ngayon. Kaya lang, mahirap yung format nila eh. So, ayokong magpakasiguro dyan. Kumbaga, parang dyan pa lang sa format nila,
kitang-kita mo na na may papanalo na sila at hanggang saan lang mararating dito ni Miss Philippines. Ang estimate ko, pinakamalayo niyang mararating ay top 12. I hope na sana umadvance pa siya doon sa pinaka-last, di ba? Sa top 6, kasi top 12 tapos top 6. Sana makapasok pa siya doon. But ipagdasal natin yan. Malay mo naman, di ba? So, gaano kalaki yung chance? Siyempre, nandoon sa, 100% na hindi tayo mananalo. Charot. Anyway, hindi ko alam kasi wala akong tiwala na sa Miss World. Ayokong mag-dream. But kung ako tatanungin mo, kung beauty, talagang nakikita ko na parang ayun nga, lumalabas na yung winning aura ni Gwen. And then, I hope talaga na manalo, syempre. Kaya lang, wag tayong mag-hope. So, sa atin na lang yun. Kung nag-hope tayo, lagay na lang natin sa puso natin na panalo si Gwen. So, mahirap kasi. Ang Miss World kasi, parang ang tingin ko sa kanila, hindi nila priority manalo ang Pilipinas. So, sa mga nakita kong resulta, syempre, mag-a-advance dyan yung mga nanguna sa top, sa top model, sa mga challenge nila, yung mga ganon. And then, tayo naman ay nakakapasok, pero hindi tayo nakakarating dun talaga sa masasabi mo na nag-title tayo. So, syempre, may mga beauty with the purpose pa yan. And swerte-swerte na natin talaga pag nakatungtong tayo dyan ng top 6. So, parang feeling ko dapat magdiwang na tayo nun ng bongga-bongga. So, i-wish na lang natin yung best. So, God bless kay Gwendolyn. And I love and thank you so much, Gwen, dahil ipinresenta niya ng maigi ang bansa natin sa Miss World. In fairness, she work hard and then she did well. Diba? So, yun. So, malalaman natin niya sa Sunday. Oh my God. So, kinakabahan ako para sa kanya. And then, of course, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa beauty ng Pampanga ni si Cyril Payumo? Tingin mo, Mama Sam, maabot kaya siya sa dulo ng competition ngayon taon na to? Competition. Well, ang masasabi ko kay Cyril Payumo, maganda siya. Talagang, sabi ko nga, beauty queen materials, ito yung titignan mo na talagang legit yung ganda. Kahit nung lumalaman siya sa Binibini Pilipinas, nagagandahan na ako kay Cyril Payumo. At kitang-kita ko talaga yung beauty na meron siya na kumakabog. At para sa akin, yes, isa siya sa mga radar ko na talagang masasabi ko, why not? Bakit hindi? Kasi nakikita naman natin na talagang paandar din naman talaga yung mga ganap nito pag nagsimula na ang competition. Oh my God, maluloka ka sa kanya. So yung ito pangalan, hindi pa sila nagsisimula eh, talagang lumalaban na ng bonggong-bongga eh. So lalo na pag nakarating yan sa talagang matinding labanan. Oh my God, talagang lalaban ang Cyril Payumo. Don't underestimate yung kakayahan niya kasi marami siyang makinarya talaga na pwede niyang gamitin dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Diba? So yun. So I'm so excited to her. Kasi parang feeling ko, malakas din naman talaga yung beauty na meron siya. Yung kumbaga pag tinignan mo siya talagang wow. At yung beauty na to, ito yung isa sa mga pwede mong dalhin talaga sa Mexico. Pag tinignan mo yung beauty niya, parang naghalong Charlene Gonzalez with Susmita Sen. Diba? Nakakaloka. Anyway, so good luck kay Cyril Payumo. And ngayon palang laban. Diba? So, kikita ko yung galing niya. So, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama, sa ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Hawaii at Australia dito sa laban nila sa Miss Universe? To be honest, kung charm ang pag-uusapan, mas nagugustuhan ko ang charm ni Miss Hawaii. Kasi para sa akin, yung beauty niya talagang, alam mo yun, nandoon na parang sobrang cute, ang bubbly. So, parang feeling ko mas kabog ang beauty ni Miss Hawaii. Kay Australia, kay United Kingdom naman, para sa akin, si UK, so-so lang yung ipinapakita. Pasabog siya pagdating sa mga social media, yung mga photos niya. Pero kasi yung actual, parang nakukulangan ako sa kanya. So, tingnan natin. Kasi maaga pa naman. Saka tinitrain siya ng Dakam, di ba? So, magagaling din naman yung kanilang team. Kumbaga, wala din naman ako masabi. Malay mo, makarating niya sa dulo ng competition, hindi natin alam, di ba? So, hindi natin masasabi yan for now. But for sure, lalaban yung mga yan. So, yun! And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, beauty ni Miss Australia, tingin mo kakabog ba? Oh my God! Isa to sa mga tinitignan ko na talagang,
pasabog. At saka talagang iba yun din yung eksena. So, sabi ko nga dito sa labanan ng Miss Universe Philippines, huwag kang maniwala doon sa mga nakikita mo. Kasi hindi mo alam kung sino ang kakabog dyan. So, maraming mga nagsishine like a diamond star talaga dito sa competition nila. Andiyan dyan sa Australia na iba din yung ipinapakitang ganda, iba din yung ipinapakitang galing. Kumbaga parang nakaka-amaze. So, hindi natin siya masyadong kilala, pero mali mo, bigla siyang kabugera pala. At iba ang ipakita niya ditong pasabog, di ba? So, para lang yan si Bulacan eh, na may tinatago din ganda, na magugulat ka biglang, ha, bakit sila nakarating dito sa dulo ng competition? Kung mag-aali ba talaga sila? At kung talagang ipapakita nila yung kanilang power para makuha yung corona ng Miss Universe Philippines. Pero ako talaga si Australia, talaga isa yan sa mga titignan ko. Australia, Bulacan, nako, medyo iba yan. Si Talisay, nako, nakakaloka. So sila yung mga inaabangan ko kung ano nga ba yung eksena. Sa ngayon kasi, parang wala tayong makita sa kanila. Pero syempre, sa mga paandar, parang yun yung abangan mo, ano ang merong paandar sa kanila. And then, isa din sa mga nakikita ko, si Zambales, na medyo nag-glow din ang beauty. So, hindi mo rin pwede i-underestimate. Nako, puro bewang lang naman yun si Zambales. Pero hindi mo alam, baka mamaya bigla umeksena yan. So, ito na nga lang yung eksena nilang nung nakaraan, yung event nila, di ba? Para sa pagkuha ng kanilang video about Women's Month. Ay nako, iba yung ipinakita niyang oras. So parang pili ko isa yan sa makikipaglaro. And then, para sa sumunod na chika, mama, something mo, possible ba mag last to standing dito si Victoria Velasquez Vincent at saka si, syempre, Christy McGarry? Yes! Kung possible, syempre, tanong mo, possible? Possible naman. Bakit naman hindi? Kandidata sila dito. And then, nakikita ko naman na talaga makikipagbakbakan sila ng bonggang-bongga sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines. And then, nakikita mo din na, oy, medyo palaban tong dalawang to. Si Christy at saka si Victoria Velasquez Vincent. You cannot underestimate yung kakayahan nila. Kasi syempre kapag nagsimula na ang competition, may ibubuga sila. Ganda, tangkad, ganda ng katawan, talino. So ano ba? Diba parang anong dahilan para sabihin mo sa kanila na hindi sila makakarating sa dulo ng competition eh? Halos nasa kanila na ang lahat. Bulag ka ba? So yun. So ayun yung nakikita ko na talagang pwede talaga silang mag last to standing din kung tutuusin. Pero syempre depende yan kung magpapalusot o makakalusot ba sila. So depende yan sa ipapakita nilang makinarya, depende yan sa pasabog nila. Syempre hindi lang naman yung tinitignan dito yung galing ng communication skills nila. Hindi naman porket sinabi na kung makuda na sila, so panalo na yung mga yan. So kailangan talaga ipakita nila yung performance level at saka higit doon sa lahat. Ano nga ba mga paandar mo dito sa competition? Baka naman iisa lang ang ipinapakita mong styling, eh paano ka mananalo dyan, diba? So yun, so syempre, andun doon din yung pagiging authentic din dapat ng kandidata, at higit sa lahat syempre, makita sa kanila na talagang deserve sila para sa corona ng Miss Universe Philippines. Eh baka mamaya ang intention nila kaya lang sila nandito eh para maging popular sila, diba? But ako naniniwala ako na ang kakayahan na meron itong si Victoria Velasquez Vincent at saka si Christy McGarry ay talaga namang may ibubuga sa competition na to. At no doubt, so walang question. So sila yung nakikita kong pwede talagang makarating din sa dulo ng competition. And then tingnan natin kung magla-last two standing silang dalawa, di ba? And then para sa sumunod natin, chika, syempre, Atisa Manalo versus Miss Cebu. Siyempre, mama, sama nung masasabi mo sa laban nila ngayon. So, siyempre, ako nakikita ko din na, alam mo, silent killer itong si Chris Stephanie Hanson. To be honest, ha, parang may paandar din ang lola mo. Hindi mo rin pwede underestimate yung pagiging tahimik niya. Kasi baka mamaya magulat ka na lang, nilamon na tayo ng bonggang-bongga. So, fresh overload, timeless beauty, talagang masasabi ko yan ang meron itong si Stephanie Hanson. And then nakikita ko din na iba din yung ibinibigay niyang aura. Hindi man siyang palong-palo na katulad ng ine-expect mo o katulad ng gusto mong kandidata. But huwag mong sabihin na wala siyang ibubuga sa competition na to. Hindi magiging binibining Pilipinas title holder yan kung hindi siya magaling, diba? So for sure, may ipapakitang galing niya. Lalo na may napatunayan na sa international pageant. And then,
tignan natin in the future kung ano nga ba ang pasabog ng isang Stephanie Hanson. Si Atisa Manalo naman, syempre, oh my God, may question ka ba sa beauty ni Atisa Manalo? Diyos ko, lahat na lang yata ng paandar at styling ay ipinakita niya sa atin. So, bakit ka pa magdududa sa kanya, di ba? So, yon. So, kahapon, talagang masasabi ko, standout ang beauty ng lola mo. And then, hindi lang yon. Iba din talaga yung ganda. So, for sure, yung ibang kandidata na i-intimidate o na iirita sa beauty na meron si Atisa. Pero wala kang magagawa. Ganun talaga siya. Beautiful with the heart. Diba? So, yun. So, I'm so excited kasi, syempre, laban to ng mga magagaling. Laban to ng may puso. Laban to ng mga kababaihan natin na talagang masasabi mo, very empowered. At isa dyan si Atisa sa mga nakikita kong malakas. Kaya I'm so excited to her na kung ano pa yung ipapakita niya. Actually, ang inaabangan ko dito lagi kay Atisa, ano pa ba yung ipapakita mo sa akin? And then, give me more. And then, kaya ako natutuwa sa kanya, guys. Kasi talaga nagbibigay siya ng more. So, hindi ako naboboring sa ipinapakita niyang ganda. Kaya, natutuwa ako sa kanya. Pero, syempre, bukod dun sa kanya, nakikita din natin yung galing at ganda din ng ibang kandidata. At ayun, so anytime naman pwede din na mamalusutan dito si Atisa eh. Hindi naman to sinasabi na nako, sure na talaga ang isang Atisa Manalo. Kasi may kahinaan din ang isang Atisa Manalo at nakikita din naman natin yon. Kaya lang kasi talagang pinagtatrabahuhan niya ng maigi, ng taos sa kanyang puso, yung kanyang ginagawa. At ramdam mo yon at kita mo yon. So, tignan natin kung hanggang sa makakarating yung laban niya. But for now, ang masasabi ko, stunning talaga yung lola mo, lalo na kahapon. Gusto ko yung banat na banat yung buhok niya, nakita yung ganda niya. Tagal natin hindi nakita ng ganun si Atisa Manalo, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan na atin ngayon na mga paandar ng mga kandidata. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga paandar nila. So yun. So guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. I'm so excited to Miss World.